ating channel. So, ito kami ngayon sa Boffin's Garden here in Saskatoon, Saskatchewan. So, may mga nag-ask sa inyo ng questions or nag-message sa aming Facebook page kung malungkot daw ba ang pamumuhay dito sa Saskatchewan or kung maganda ba ang pamumuhay dito sa Saskatchewan. So, as always guys, i-reference ko yung sagot ko kung ano yung na-experience namin. Kasi sa totoo lang guys, yung word na kung maganda ba ay nakadepende talaga sa personal situation or sa preference ng isang tao, di ba? Kasi baka mamaya yung definition ko ng maganda para sa akin ay hindi maganda para sa inyo. Kasi sa totoo lang guys, dito sa Saskatchewan, may mga nakilala na kami na umalis dito sa Saskatchewan province at may mga nakikilala naman kami na lumilipat dito sa Saskatchewan from other provinces ng Canada. Guys, iba-iba kasi rin tayo ng may experience eh. As you know, dito kami nakalocated sa bigger city ng Saskatchewan, which is Saskatoon. So siguro, masasabi ko na lang na yun nga, depende talaga yan sa situation nyo. Kasi pagkasama nyo naman, for me ah, basta kasama nyo yung family nyo, gumaganda. Hindi, basta kasama niyo yung family niyo, parang hindi masyadong nakakalungkot, 'di ba, pag kasama niyo yung family niyo. Whereas kapag mag-isa kayo, medyo yung homesickness talaga iba talaga pag mag-isa ka lang na as an OFW. Kasi syempre guys, na-share ko na to sa ibang vlogs namin eh, na I came here as a temporary foreign worker. So, hindi ko pa kasama sa Jeff noon, ako pa lang yung nandito. Yung naramdaman ko nung first year ko here in Canada eh, hindi, masasabi kong hindi naman masyado nakakalungkot kasi yung parang circle of friends or acquaintances, yung mga ka-work ko din na naging kaibigan ko na din eventually, okay na okay kasama. So parang pag niyayaya nila akong lumabas, kumain sa labas, mamasyal sa labas, oo lang ako ng oo para hindi ko masyado maramdaman yung lungkot. Lalo na't kasi pag mag-isa ka lang, 'di ba, sa kwarto. Tapos ano, maiisip mo yung marami kang parang ano kayo, mag-iisip ka na mag-iisip. Pero syempre, mamimiss mo yung family mo. So ganun, guys. So 'yun yung experience ko. So siguro kung kasama niyo yung family niyo pag nag-move kayo here in Saskatchewan eh, or kahit sa iba pang province ng Saskatchewan, ay hindi ganun nakakalungkot kasi at least meron kayong support system, kasama niyo yung immediate family niyo, 'di ba? Whereas kapag mag-isa lang kayo, syempre medyo darating yung times na parang ma-miss niyo yung family niyo, ma-homesick kayo ganyan. Eh kahit hindi lang naman sa Saskatchewan eh. Kasi as you know guys, lagi ko nang sinasabi to eh sa ibang vlogs namin na ang Saskatchewan ay hindi naman sobrang ano man tawag dito, kasi nga more on farmland ang Saskatchewan province eh. Hindi siya katulad ng BC or ng Alberta na may mga mountains. So ganun ang Saskatchewan. So yung definition ng maganda depende sa personal perspective ng isang tao, pero kung sa amin, kaya rin naman kami nagstay dito sa Saskatchewan kasi of course nagustuhan na rin namin yung way of living here, parang nasanay na kami dito. Kumbaga naging complacent na kami dito. Kaya hindi na rin kami lumipat pa ng ibang province. Even though, pwede naman kung gugustuhin namin na lumipat. Pero, syempre, hindi ko naman masabi na parang dito na talaga kami, di ba? Parang, syempre, hindi ko rin masabi na gano'n, na final. Parang, yun na
as of now, parang yun yung plan na dito na lang muna kami sa Saskatchewan kasi yun na nga, kumbaga familiar na kami sa way of living here and syempre nakapag-establish na tayo ng career here, may ano na rin tayo, mga circle of friends, ba? Diba? So, yun, pero hindi natin masabi, ba? Diba, down the road, baka magbago ang isip or plano, ba? Diba? Kasi wala naman talagang perfect talaga na country, ba? Diba? So, may mga disadvantages and advantages din talaga of living here. And if you wanna know more about that, I think nakagawa na kami ng video about sa advantages of living here in Saskatchewan and disadvantages of living here in Saskatchewan. So, you can watch our video about that. So, yun guys, yun yung aking personal opinion sa pamumuhay namin dito sa Saskatchewan. Kasi talagang may mga ano din, may mga challenges din kayong may encounter dito. Lalong-lalo na kapag winter season kasi nga sobrang lamig dito sa Saskatchewan province. Kasi nga, flat land siya eh. So, walang mountains na parang nagko-cover. Or, yun nga, parang nagko-cover. So, parang, ang ano talaga, dry yung winter. Kaya, sobrang lamig talaga. So, ayun yung mga things na kailangan yung i-consider. Sa mga nagko-comment din na papunta dito sila sa Saskatchewan. And, depende rin guys ha, kung saan kayo mapupunta dito sa Saskatchewan. Kasi, I'm gonna post the yung mga cities na inyo yung enumerate natin from the parang kung ano yung malaking area and then yung population para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga cities na yon. Kasi syempre, as you know, ang pinaka top talaga ay ang Saskatoon kasi talaga ito yung bigger cities in terms of land area and population, and second dyan yung Regina, although ang Regina ang capital ng Saskatchewan. So i-screenshot natin yung mga cities na yon para magkaroon kayo ng idea. Kasi may mga nagtatanong sa akin na napupunta sila dito sa Saskatchewan. Pero as you know guys, malaki rin ang Saskatchewan. May kanya-kanyang cities dito sa Saskatchewan. And may mga towns din, yung mga small towns. And kung doon kayo mapupunta sa mga small towns, eh syempre, na limited yung tawag dito, yung mga destinations or yung bilihan ng mga basic necessities like groceries. Kailangan nyo pa mapunta ng cities para lang mag-buy na inyong mga basic necessities kasi walang superstore or Walmart, eh medyo ano talaga yun, challenging talaga yun kasi kailangan yung mag drive pa, diba? May mga nare-receive kami ng comment na or message sa aming Facebook page na pupunta sila dito sa Saskatchewan, eh malaki rin ang Saskatchewan guys. And yung mga iba nagtatanong sa akin about sa way of life in Weyburn or Swift Current or ano pa ba, Moose Jaw. Never pa kami talaga doon na, I mean, nakadalaw na kami sa Moose Jaw, parang side trip lang. Pero yung in terms of living there, hindi talaga guys, kasi malayo kami doon. Malayo kami sa mga cities na to. Pero kung tatanungin nyo ako more about Regina and Saskatoon, eh talagang masasagot ko kayo kasi na-experience na namin ng pamumuhay sa Regina and of course here in Saskatoon. Yun kasi guys, eh, iba-iba kasi yung cities dito sa Saskatchewan. Kaya, hindi ko masagot talaga lahat ng questions nyo about sa mga ibang cities. Pero, as you, ano naman, nanonotice nyo rin naman guys, na kung ang tinatanong nyo about more in Saskatoon living or Regina way of living, nasasagot ko talaga yan. Guys, yun yung mga thoughts namin about the way of life here in Saskatchewan. Kaya,
yung mga tao dito sa Saskatchewan, hindi, kahit naman sa part ng Canada, especially pag ganitong parang spring and summer ang season, talagang nasa labas sila, talagang ni-enjoy nila ang nature, ang environment, ang weather. So, majority talaga ng mga activities ng mga nandito sa Saskatchewan, ayun nga, nagka-camping, nagpupunta sa mga provincial parks, ano pa ba, nagka-hiking, ganyan, or nagta-travel. So, yun, nagta-travel sa iba't ibang province kasi malapit lang naman kami sa Alberta, di ba? Ano pa ba? Yun, yung mga ganong activities na pwede nyong i-enjoy, lalo na't kapag summer season. So, make sure talaga na talagang tinitake advantage nyo ang summer season dahil nga, pagdating ng winter, ayun na naman, ano na naman tayo, challenging na naman kasi nga napakalamig dito sa Saskatchewan. So, yun yung mga namin, opinion namin. I hope nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin dito sa Boffin's Garden here in Saskatoon, Saskatchewan. So ayun, na-share lang namin itong ano na to, lugar na to sa inyo para sa mga gustong pumunta dito, at least may ano kayo, may isa pang mga tawag ito, added destination sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Saskatoon, Saskatchewan. Actually, small park lang naman siya, pero maganda ka sa tahimik, ganyan. And kapag ano kasi tawag dito, more on ano to, pictorial places. Pag halimbawa, grad picture or ano pa ba, engagement pictures, ano pa ba, prom pictures, dito talaga yung ano, yung parang place or yun nga, location, yan. So, ayun nga guys, na-mention ko na to sa ibang vlogs namin before na kung sanay kayo sa city life ba, baka, ano, yung adjustment nyo dito sa Saskatchewan ay medyo matagal, or baka hindi kayo pang Saskatchewan talaga kasi ganun na lang Saskatchewan guys eh, more on ano pa ba, yung hindi siya city life. Kung naghahanap kayo ng city life eh, mas okay na mapumunta kayo sa parang Vancouver, ano pa ba, Toronto, ano ba, Calgary, yung mga talagang major cities here in Canada. Kasi dito sa Saskatchewan nga, kasi as you know nga, parang more on ano dito, rural areas, ayan, farmland, flat. So hindi masyadong ano ang city life dito. Kumbaga ma-feel mo talaga na nasa ano ka. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, provincial life, ganun ang Saskatchewan. So ayun, kami naman ay laking city, sa Marikina ako lumaki. Si Jeff naman ay sa Quezon City. So, ano naman kami, nasanay na rin kami sa pamamuhay dito. Parang, ano kasi, parang peaceful, ganyan. Ganun ang pamamuhay dito sa Saskatchewan. And, ayun, kung gusto namin mag-travel, for example, gusto namin na pumunta sa Alberta, ayan, mag-road trip kami, ano ba ba? Pag may budget, ayan, punta ng ibang lugar sa province ng Canada. Pag ano, mag-airplane. Parang hindi pa, nakapag-airplane na ba tayo sa ibang ano? Parang hindi pa, no? Wala kasing budget, kaya dito lang kami sa Saskatchewan. One time na kami nakita niya ni Jeffrey nung minute ko siya sa ano, sa Vancouver, nagbabarko pa siya. So, I hope guys na may natutunan kayo for today's vlog. And ayun nga, kumbaga na sa isang personal preference na lang ng isang tao yan, kung magugustuhan ba nila ang pamumuhay dito sa Saskatchewan. Kasi nga, depende yan eh, kasi marami na rin kaming, ay, hindi naman marami, may mga kakilala na rin naman talaga kami na nandito sa Saskatchewan, pero nag-decide sila na lumipat ng ibang province for better opportunity, for, kasi mas mag-okay din naman, yung majority na nakalala namin, lumilipat talaga sa BC. Kasi, yun nga, yung sa environment, sa, ano pa ba, destinations, ano pa, siguro, isang factor na din yung career, employment, ganyan. Pero may mga nakikilala din naman kami na hindi na kaya ang pamumuhay sa major cities ng Canada, at yung cost of living sobrang laki na, and it's impossible for them to acquire a house. Lumilipad sila dito sa Saskatchewan, particularly sa Regina and Saskatoon, para makapag-acquire din naman ng property kahit napapaano, diba? So yun yung ano namin, ang take namin dyan. Depende na lang talaga yan sa personal goals nyo,
kung okay ba sa inyo ang Saskatchewan. Syempre, iba-iba kasi talaga. Yung lagi ko sinasabi, guys, iba-iba kasi tayo ng preferences. Kaya, yung definition natin kung maganda ba ang pamumuhay sa Saskatchewan, kung okay ba ang pamumuhay sa Saskatchewan, ay nakadepende sa personal preference ng isang tao. You don't like it.